Good day guys, for today's video ay papakita ko po sa inyo kung paano mag-align nitong ating owner type jeep. Ito kasi ating owner type jeep, pag dinadrive natin to ay kumakabig ito pa kanan. Kunting kabig lang naman, kunting-kunti lang. Hindi kagaya dun sa mga naunang sasakyan ko na meron talaga siyang specific na tie rod ends, rack and pinion na ginagamit. Ito kasing owner type jeep, so may kanya-kanyang design yan sa depende sa mga builder. So itong sa akin ay yung common din ito sa mga owner, yung style ng kanyang steering. So ito guys, kung makikita nyo, medyo nakalabas itong kanan na gulong, pero itong ating kaliwa ay okay naman, pasok na pasok yan. So napansin ko lang itong ating kanan medyo nakalabas ng konti lang naman. So pag tinignan natin dito sa tapaludo, yan, kita nyo. So medyo nakalabas yung ating gulong na kanan. Kunting-kunti lang yung bandang harap yung nakalabas. So ang gagawin natin ay i-align po natin yan ng mano-mano. So una, ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung tie rod ends dyan. O may ends dyan na nakakabit kanina. So tinanggal na natin yung... Kung gusto nyong matutunan kung paano tanggalin, ay panoorin nyo na lang po sa link na yan na nasa itaas. At makikita nyo kung paano nyo tanggalin yon. So ito yon mga kaibigan, natanggal na natin yan kanina. Ang medyo challenging na pagtanggal dyan ito, kasi naka-stack up yan dyan. So gagamit tayo ng puller para dyan. So panoorin nyo lang yung video para dyan. So ngayon naman guys, naayos ko na rin yan. Na-aris ko na rin, nalagyan ko na rin ng grasa. Natanggal din natin yung kanina. So ito naman yung pag-a-align. So ang una lang natin gagawin dyan ay tanggalin lang muna natin ito. Itong end na naman yan, ends. So gagamit tayo ulit ng puller para dyan. So una, luwagan lang muna natin ito, yung nut na yan. Then lagay natin tong puller at yan, pasok lang ng maigi. Then itong puller natin ay higpitan lang natin ng hanggang sa ibigay iyan para matanggal natin yung tie rod end ng ating puller type jeep. O yan guys. So maano lang siya, malambot lang, hindi kasing tigas nung mga tinanggal kong nauna. So yan din, luwangan lang natin to. Guys, sa pagtanggal pala nito, luwangan lang muna natin yung nut at huwag nating tanggalin, para in case na pag nalaglog yan, yan may pipigil. So yan. Tanggal na natin. Ayan guys, so natanggal na natin to, nahugot na natin. Pero hindi natin mahuhugot yan. Kaya ang gagawin natin, ang diskarte ko dyan yung mga kaibigan, ay ijajak ko itong ating owner sa harapan para magkaroon ng kunting space dyan. At pihitin natin tong gulong pakanan or pakaliwa
para magkaroon lang ng space at mahugot natin to. So may mga kanya-kanyang diskarte, maraming diskarte yan, pero ito yung aking gagawin. Ito yung aking diskarte. So i-jack lang po natin dyan sa ilalim. Yan, jack lang natin. Ayan guys, nakahang na yung mga gulong. Pwede na nating pihitin. So hindi natin pwedeng gamitin yung steering kasi nga tinanggal na natin. So kamay lang, pihit naman natin yan. So yan, nagkaroon na ng space doon. Then ayan, so tanggal na natin. Ayan guys, so nabaklas na natin ito. Then nilagyan ko na lang grasa yan. Ito hindi pa natin ginalaw. So dahil nga kani originally bago natin bilaklas ito, medyo nakalabas itong ating isang gulong pa kanan. Tapos doon okay na rin, okay naman na. So ito lang yung problema. So sa tingin ko, isang ano lang complete rotation ito, rotation. Bali 360 degree na ikot para makabig niya ng konting-konti paloob itong ating gulong. So ang gagawin natin mga kaibigan, pihitin lang natin ito. Counterclockwise ang pahigpit nito. Counterclockwise para mahatak doon, papasok. Hindi kagaya nung common na tornilyo, pag binaklas natin or pag hinigpitan natin ay clockwise ganyan. So pag tornilyo kaya lang ito sa ating ball joint yung trade niya pabaliktad. So counterclockwise ito, complete rotation para pumasok siya ng konti. So yan. Yan guys. So pumasok tayo ng isang buong thread nito. Nakapasok ng konti. Then ibalik na natin 'to, guys. So, kayang pihitin yan tayo. Pero bago natin ibalik yan, para naman na kasi ito may tama na eh. Para hindi madulas, punasan lang natin tong ano, yung part ng ating N at saka itong ball joint para hindi maging madulas. Isan lang natin. Yan guys, tapos pasok na natin yan. Yan guys, ibalik natin itong gulong. Yan, tingnan natin kung naka-align na. So yan guys, naka-align na po. Yan. Okay na yung alignment niya.
dito sa kabila. Okay din yan mga kaibigan, nakahalay na rin yan. So, ganun lang kasimple. So, ang dali lang mong ginawa natin. Ngayon, ibalik na natin yung mga binaklas natin. Ito na, ibalik na natin yung pin na ilagay na natin. Then, ngayon naman, ay babalik na natin itong mga lock. So, pati haya yan. Para makikita natin lagi itong ano. If ever na lumuwang, hindi mataas yung posibilidad na malaglag yung kanyang nut. Ito ang mahirap sa owner natin dahil puro standard yung gamit. Stainless din yung mga tornilyo niya. 13. Then next ito. So nahigpitan na natin doon, doon sa pinaka puno. Kasi binaklas natin yan kanina. Ngayon naman ay ito. So may grasa na rin yan. Chinek ko, wala pa naman siyang alog. Actually okay pa yung mga ball joint lahat. Chinek ko rin sa kabila. Then balik natin itong sa kabila yung nut. Ayan guys. Then sunod natin ito. So yan, nag-iingay na naman yung aso sa kabila. Doon sa steering wheel natin guys, hindi natin binago, naka-center lang yung lagi. Okay.
mahigit na. So yan guys, okay na yung alignment nya. Then itong sa kabila, malalaman natin yan kapag pinatakbo na talaga natin kung mawala na yung pinakakabig nya. So yun, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos guys. Salamat.